Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasensya na. Gunot noong inalis ni Yuko ang kanyang tingin sa apoy sakalan at tumingin sa babae. Para saan? Tapos na silang kumain ng hapunan. Maraming puno ng prutas sa paligid ng kubo. Bayabas, hinog na saging at papaya. Iyon ang kanilang pinagsaluhan. Nagsimula na naman pumatak ang ulan at may kasamang manakanakang malakas na hangin. Iyong sinabi ko kanina, anito. Marami kang sinabi kanina, matabang na sabi niya. I mean, tungkol sa pagpatay sa asawa mo. Isang mahina at mapaklang tawa lang ang pinakawalan niya. I mean, naiintindihan naman kita, ng lahat, kahit sinong lumagay sa sitwasyon mo at mahuli sa aktong asawa niyang may kaulayaw na ibang lalaki, tiyak na mandidilim din ang paningin niya at gagawin din ang ginawa mo. Sabi nito, hindi siya kumibo. Bakit ka tumakas? Lalo mo lang dinagdagan ang kaso mo. Humugot siya ng malalim na hininga. Dahil gusto kong patunayan sa lahat na hindi ako ang pumatay sa kanila. Hahanapin ko ang tunay na kriminal. Tumitik ito sa kanya. Hindi ikaw ang pumatay? Nagpakawala siya uli ng mahina at mapait na tawa. Ilang milyong beses ko bang isisigaw iyon para paniwalaan ako? Napailing siya. Pero walang gustong makinig, walang gustong maniwala. Sinusubaybayan namin ang kaso mo. Sabi ni Ryan, lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo. Ryan, kunot ang noong tumingin siya rito. Kapatid ko, siya ay abogado, sabi nito. Hindi niya maintindihan ang sarili, ngunit parang lumuwag ang kanyang hininga sa narinig niya. Dahil ba ito ang kauna-unahang babaeng nakausap at nakasama niya ng matagal-tagal sa loob ng kulang-kulang na isang taon? At siya ay isang lalaki na nagre-react sa isang babae. Hindi sa maganda siya. Isang ordinaryo lamang mukha. Isang simpleng babae. Malit ito. Bahagya lang umabot sa baba niyang taas nito. She was so slim, kaya mas mapagkakamal ang bata kaysa dalaga ito. Ang buong akala nga niya nang unang masulyapan niya ito ay teenager. Ngunit pagkatapos nung pinag-aralan niya yung mukha niya habang natutulog ito sa bus, ay nakita niyang may edad na rin ito. Siguro nasa late 20s o early 30s na. Malit ang kanyang dibdib. Nais niyang matawa sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng pagnanasa sa dibdib ng mga babae. Bukod sa mukha, ay ang dibdib agad ng babae ang una napapansin niya. Palagi siyang naaakit sa isang babaeng malaki ang dibdib, matangkad at maganda. Kagaya ni Annette na napakatangkad na babae, halos magkasintaas sila. Ang tangkad niya ay 6 feet and 2 inches. Ang kanyang figure ay voluptuous at malaki ang dibdib nito. Siya ay naaakit sa kanya sa unang pagkakataon na nakita niya ito mula sa kabilang silid. At nang marinig niya ang kanyang throaty laugh, he was doomed. At sa tuwing maiisip niya ito ay pumapait ang kanyang panlasa. Nais tuloy niyang masuka. Sinong gumawa nito? Tanong ng babae. Agad na nagbalik sa kasulukuyan ang kanyang isip. Tumawa siya ng sarkastiko. Sa palagay mo ba, kung alam ko kung sino ay magtitiis ako ng halos isang taon sa kulungan? Kung sino man siya, perpekto ang kanyang krimen, malinis na malinis. Sinigurado niya na ako ang mapagbibintangan. Planado ang lahat hanggang sa kali at liitang detalye. Kabisado niya ang aking mga galaw. Na tuwing Linggo, early in the morning ay nasa farm ako at nag-practice shooting. Nitong huli lang niya nakahilikan iyon. Si Alex ang mahilig sa target shooting. Ito ang nag-introduce sa kanya sa sports na iyon. Usually, ay blank bullets ang ginagamit ko sa practice shooting. Ngunit sa umagang iyon, live na bala lang ang lahat ng laman ng barel. Kaya positive ako sa powder burns. Tiniyak ng kung sino mang nagplano ng lahat ng ito na sa akin mabubunton ang sisi. Kaya ako tumakas ay para hanapin ko kung sino man ang tarantadong iyon. Bumalasik ang gwapong mukha ng lalaki. Nagngalit ang mga bagang nito. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay nito. Halos matakot si Luwan sa kanya at naniniwala na siyang nagsasabi ito ng totoo. Naniniwala ako sa'yo, sabi niya. Tumingin ito sa kanya, parang hindi makapaniwala sa sinabi. Naniniwala ako sa'yo, ulit niya.
Bakit? Tanong nito. Naniniwala akong nagsasabi ka ng totoo. Hindi siya kasintalino ng mga kapatid niya, ngunit siya ay napakasensidipo sa damdamin ng tao. Alam niya lang kung nagsisinungaling ang lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sumilay ang totoong ngiti sa mukha ng lalaki. Salamat, anito. Ang ngiti nito ay may nagawa sa puso niya. Alam mo ba, pinaramdam mo lang sa akin, iyon lang naman ang kailangan ko, na may maniwala sa akin. Kahit ang pamilya ko ay hindi lubos ang paniniwalang inosente ako. Pati ang abogado kong binayaran ko ng napakalaking halaga para ipagtanggal ako ay pilit akong pinaamin para gumaan ang sintensya ko. My balls! Bakit ako aamin sa isang bagay na hindi ko ginawa? Inabot niya ang kamay nito. Tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya. Maraming salamat, anito. Bahagyang pinisil niya ang kamay nito. Huwag mong lubusang alisin ang tiwala mo sa kapwa mo. Ang dalawang taong pinakamahal ko ay nagtaksil sa akin. Buong pait na sabi nito. Hindi niya malaman ang kanyang sasabihin sa sinabi nito. Sandaling namayani ang katamhimikan sa pag-itan nila. Palalim na ang gabi. Malakas pa rin ang ulan at may manakanakang malakas na bugso ng hangin. Naanggihan sila sa loob ng kubo. Ngunit wala silang magawa. Itinalokbong niya sa kanyang ulo ang maliit na jacket niya at sumiksik sila sa tabi ng dingding. Nagpasalamat na lang siya at kahit paano ay may nasilungan sila. Giniginaw ka ba? Tanong ng lalaki. Suot nito ang jacket. Okay lang ako, sabi niya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong sarili. Himok nito. Wala ako masyadong masasabi tungkol sa akin. Binunutan niya ng kanyang sinabi ng isang mahinang tawa. Nadehado mo ako. Alam mo nang lahat tungkol sa akin ni hindi ko alam ang pangalan mo. Reklamo nito. Hindi lahat. Tugon niya. Bukod sa sikat ka, ang daming naisulat tungkol sa'yo. Umiling ito. Karamihan sa kanila ay katang-isip lang. Anito. Iyan ang presyo ng tagumpay at kabiguan. Binuntunan ito ng isang pagak na tawa. May pangalan ka, hindi ba? Oo naman. Ako si Luwan Arcega. Hi, Luwan. Hi, sabi naman niya. Nagkamay sila, nagkatawanan. Hindi mo ba naisip na sadyang pinagtagpo tayo ng kapalaran? Bigla siyang naasiwa. Binawi niya ang kanyang kamay. Taga saan ka, Luwan? Tanong nito. Tagig. Taga roon ka? Doon na ako ipinanganak at lumaki. So, magbabakasyon ka sa barangay Kamastilisan? Magtuturo sana ako roon, substitute teacher. Kumunot ang noon nito. Hindi ko maintindihan, bakit pinili mo bang magturo sa isang napakalayong lugar? Napailing siya. Para kang mga kapatid ko, hindi rin nila ako maintindihan. Simple lang naman ang rason ko. Buong buhay ko ay sa lungsod ako nakatira. Pagod na ako doon. Gusto ko namang subukang tumira sa ibang lugar. Wala ka bang pamilya? I mean, asawa? Tumingin ito sa mga daliri niya. May suot siyang dalawang singsing. Iyong isa ay mga batong perlas na katero na ng suot niyang hikaw. Ang isa ay hugis daliring magkasalubong, malapad, of Chinese gold. Umiling siya. Mga kapatid, sabi mo kanina. Lima kami magkakapatid. Dalawang lalaki, tatlong babae. Ako ang nasa gitna. Iyong pangalawa sa panganay, si Ding, ay may asawa na at may isang anak. Iyong sumunod sa akin, si Lailani, ay kakakasalang. Ang panganay namin, si Ryan. Ako at ang bunsong si Ludi ay wala pang mga asawa. Sabi niya, masarap siguro ang marami magkakapatid. Ako ay nag-iisang anak lang. Anito. Masarap na mahirap. Aniya. Noong mga bata kami, masaya, magulo. Ngunit nang lumaki na kami, nang magkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, ay parang nawala na kami ng panahon sa isa't isa, kahit na magkakasama kaming lahat sa bahay. Sa umaga, ay nagkukumahog na sila sa pagpasok sa kanya-kanyang trabaho. Pag alis nila, kami na lang ng katulong at ng pamangkin ko ang naiiwan sa bahay sa buong maghapon. Itinutok niya ang kanyang tingin sa apoy. Hindi ka ba nagtatrabaho? Umiling siya. Sinubukan ko magtrabaho noong fresh graduate pa lang ako. Kaso, abunado pa ako sa pamasahe at pagkain sa sweldo ko. So nang sabihin ng tatay ko sa bahay na lang ako ay pumayag na ako. Binigyan na lang niya ako ng allowance. At least, kahit paano ay may naiipon ako kaysa noong nagtatrabaho ako. Simple lang naman ang buhay ko. Ako ang namamahala sa bahay. Ang lahat ng gastusin sa bahay,
Tagapamalengke ako, tagabayad ng bill sa kuryente, telepono, tubig, wifi. Paano ng mga magulang mo? Patay na sila, may ilang taon na rin, sabi niya. Anong nagpa siya sa'yo na magturo sa isang rural na lugar? Hindi siya kumibo. Kailangan ba niyang sabihin ditong nababagot na siya sa takbo ng buhay niya? Napakiramdam niya ay sumusulong ang lahat at siya ay napag-iiwanan, na nag-aasawa na si Lailani, at sa malaot madali ay susunod na rin si Ludi. Nagbabalak na si Ludi at ang nobyo nitong magpakasal bago magtungong huli sa Amerika. Kapag nag-asawa ng kanyang mga kapatid at magkakanya-kanya na ng buhay ang mga ito, paano siya? Ngayon ay magkakapisan silang lahat sa bahay. Sooner or later, kapag lumalaki na ang kanya-kanyang pamilya ng mga ito, ay mapipilitan din ang mga itong maghiwa-hiwalay. Paano siya makikipisan? Habang buhay bang aasa siya sa mga bigay ng mga ito? Hindi siya lagi malakas at maaaring pakinabangan sa bahay. Paano sa pagdating ng araw na hindi na siya makapagtrabaho? May kasabihan nga, kung hindi mo siya makita sa itaas, ay kailangan bumaba ka ng kaunti. Kung hindi niya makita ito sa Maynila, baka sakali ay makita niya ito sa ibang lugar. Baka sakali ay makahabol pa siya sa last trip. Ngunit sa kanyang sarili lang niya inaamin iyon. Hindi niya kailanman ibabahagi ang pakiramdam na iyon sa sinuman, lalo na sa lalaking ito. Tulad ng sabi ko kanina, napagod ako sa buhay sa lungsod. Gusto ko namang masubukang mamuhay sa probinsya. Inaantok na siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang paghikab. Kapag iginuhit ng tadhana, hindi natin kayang pigilan mga kafelisidad. Katulad na lamang ng pagtatagpo ni Naluwan at Yugo. Sana lang, mahuli na talaga ang may kagagawa ng krimen. Abangan!